isang makabuluhan at makabayang edukasyon sa inyong lahat. Ito ang aralin dalawa ng asignaturang DISS o Disciplines and Ideas in the Social Sciences. Bago tayo magpatuloy sa aralin dalawa, magkaroon muna tayo ng pagbabalik-tanaw sa aralin isa patungkol sa Filipino social thinkers. Binigyan natin ng pagkilala ang impluwensyang pangkaisipan nila Jose Rizal, Apolinario Mabini, Claro M. Recto at Isabelo de los Reyes. Edukasyon at karanasan ang naging pundasyon ng mga Pilipinong ito upang magkaroon ng mayamang kaalaman at kamalayan na kanilang ibinahagi sa kaisipang politikal, ekonomikal, sosyal at pilosopikal ng mga Pilipino. At hanggang sa kasalukuyan ay patuloy natin itong dinadala sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Kaugnay nito, ipagpapatuloy natin ang aralin dalawa para naman sa pagsasakonteksto ng agham panlipunan tungo sa makapilipinong oryentasyon gamit ang paksang Filipinization of Social Sciences. Bigyan muna natin ng pagpapakahulugan ang salitang Filipinization. Ito ay pag-aaral sa etnisidad, lipunan, kultura, at ang ugnayan nito sa historical, anthropological at psychological na pag-aaral sa pamamagitan ng makapilipinong pagtanaw. Sa makatuwid, tatlong disiplina ang magiging focus ng ating pagtalakay. Nariyan ang kasaysayan o history, antropolohiya at psikolohiya. Ang mga disiplinang ito ay sasangkapan natin ng mga impormasyon, konsepto, pag-aaral na batay sa makapilipinong pagtanaw o makapilipinong perspektiba. Sa ganitong paraan, nakapagdudulot tayo ng mga impormasyon na makatutugon sa pangangailangan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Paano nga ba natin maituturing na makapilipino ang isang pag-aaral o pananaliksik? Mahalaga ang paggamit ng wikang Filipino at ng iba pang mga lokal na wika ng Pilipinas bilang medium sa pagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa ilang disiplina ng agham panlipunan gaya ng kasaysayan, antropolohiya at psikolohiya. Sa makatuwid, itataas natin ang antas ng paggamit ng wikang Filipino malayo sa mga tipikal na diskurso o talastasan, pasalitaman o pasulat. Dito, iaangat natin sa intelektualisasyon ng wika o ang intelektual na paggamit ng wika sa akademya sa pamamagitan ng pananaliksik at pag-aaral. Hindi lamang wikang Filipino, bibigyan din natin ng pagkakataon ang iba pang mga lokal na wika sa Pilipinas gaya ng Cebuano, Hiligaynon, Pangasinense, Kapampangan, Waray at iba pa upang mapalalim ang papel ng mga wikang ito sa lipunang ginagalawan. Gaya nga ng binanggit ko kanina, tatlong mahalagang disiplina ang pagtutuunan natin ng pansin. Nariyan ang psychology, anthropology at history. Sa mga disiplinang ito, gagamit tayo ng naratibong pag-aaral upang maisakonteksto ang mga disiplina sa makapilipinong oryentasyon at pag-aaral o pananaliksik. Kaya naman, sa bawat disiplina, may isang tiyak na naratibo tayong ilalapat. Sa psychology, gagamit tayo ng psikolohiyang Filipino bilang isang makapilipinong naratibo. Sa disiplina ng anthropology, gagamit naman tayo ng naratibong Filipinolohiya. At sa history, ilalapat natin ang pantayong pananaw. Pag-uusapan natin sa kabuuan ng ating pagtalakay kung paano na isa sa konteksto ng mga naratibong ito ang agham panlipunan sa pangangailangan ng ating lipunan bilang mga Pilipino. Unahin natin ang psikolohiyang Filipino. Kung pag-uusapan ang naratibong ito, hindi mawawala ang katauhan ni Virgilio Enriquez dahil siya ang tinaguriang ama ng psikolohiyang Filipino. Siya ang nagpasimula sa pagtatatag ng psikolohiyang Filipino na naglalayong pagtibayin ang pag-aaral ng psikolohiya gamit ang mga orihinal na kagamitan, oryentasyon at karanasan sa Pilipinas. Napansin ni Enriquez na dominante ang banyagang pag-aaral at perspektiba sa psikolohiya, lalo na sa Pilipinas. Patunay dito ang mga pag-aaral nila Sigmund Freud, Ivan Pavlov, nariyan din si Bandura, Carl Jung,
Gardner at iba pa. Halos lahat galing sa Banyagang perspektiba at pag-aaral. Kaya naman, isinusulong ni Virgilio Enriquez na magkaroon din tayo ng paglalapat ng makapilipinong teorya at mga pananaliksik dahil ito ang pangangailangan ng lipunang Pilipino. Naging tugon ang kanyang pag-aaral sa kolonyal na kaligiran ng sikolohiyang Filipino na nagre-resulta ng dibisyon sa ating kultura o ang tinatawag na Great Cultural Divide. Dahil nga dominante ang colonial background sa psychology, minabuti ni Virgilio Enriquez na ikonekta naman ang makapilipinong dulog sa sikolohiyang Filipino. Dahil ang pag-aaral ng disiplinang ito ay dapat nanggagaling sa mga Pilipino at para sa mga Pilipino. Kaya nga inilalapat niya ang emic perspective o ang insider's perspective sa pag-aaral ng Filipino psychology dahil naniniwala siya na mga impormasyon ay dapat nanggagaling sa bayan at para sa bayan. Ganun din sa paggamit ng wika. Kailangan ito ay sumasalamin sa pambansang wika o national language na ginagamit sa Pilipinas, partikular ang wikang Filipino. Ganun na rin sa mga iba pang wikang lokal sa Pilipinas bilang medium sa pagsasaliksik at pag-aaral ng indigenous concepts ng disiplinang sikolohiya. Mas mapapalalim natin ang pagtanaw at pag-aaral ng disiplinang ito kung ang wikang gagamitin ay sinasalita at nauunawaan ng masa. Okay? Kaya naman, itinuturing na sentrong konsepto o core concept ng Filipino psychology ang kapwa. Okay? Bigyan natin ng pagpapakahulugan ang salitang ito. Para sa mga Pilipino, malalim ang konsepto ng salitang kapwa. Kaya nga ito itinuturing na esensyal na impormasyon sa pag-aaral ng Filipino psychology. Kung isasalin kasi ito sa ibang wika, partikular sa Ingles, ito ay katumbas ng salitang others. At kapag binigyan natin ng pagpapakahulugan ang salitang others, nangangahulugan ito bilang pag-iiba ng sarili sa lipunang kinabibilangan. Kung mapapansin, nakafocus ang salitang others sa difference o pagkakaiba ng tao sa lipunan. Malayo sa konsepto ng salitang kapwa. Dahil ang salitang kapwa ay nakatuon sa pagtutulad ng sarili sa lipunang kinabibilangan. Mas binibigyan ng pansin sa konsepto ng kapwa ang common o similarity ng mga tao sa lipunang ginagalawan. Kaya nga bilang mga Pilipino, sa konsepto ng kapwa, karaniwan nag-uugat ang ating kultura at mga pag-uugali bilang mga Pilipino. Diyan na papasok ang pag-uugali natin tungkol sa pakikipagkapwa. Isa ito sa mga tatak natin bilang mga Pilipino, no? Mahusay tayo sa pakikipagkapwa. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugang pantay na pagtanggap at pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao. Sa punto de vista kasi natin bilang mga Pilipino, nakikita natin ang ating kapwa bilang extension ng ating sarili. Kaya hindi tayo nag-aatubili na buksan ang ating sarili at mag-alok ng tulong para sa iba. At ito ay nagre-reflect sa ating mga pag-uugali, no? So patunay dito ang mga sumusunod. Halimbawa, sa kasalukuyang kalagayan ng modernong panahon, kapag magpi-picture taking tayo, no? Hindi nawawala ang pagkakaroon ng groovy. Lalo na kung hindi pa pumapasok ang isyu ng pandemya nung nararanasan pa natin ang normal na pakikisalamuha sa ating kapwa. Talamak ang pagkakaroon natin ng groovy kahit na hindi natin close o hindi sa atin malapit ang mga taong nasa loob ng larawan, umuugnay pa rin tayo. Nakikipag-groovy pa rin tayo, no? Sa sitwasyong pampamilya naman, hindi nawawala ang pagkakaroon ng mga family reunion. Kahit lumipas na ang maraming panahon, magkakalayo ang bawat miyembro ng pamilya, nakakahanap pa rin ng paraan at ng dahilan ang mga Pilipino na magsagawa ng reunion. Patunay lamang na talagang pinagbibigkis ng mga Pilipino ang kanilang samahan sa loob ng pamilya. Kung sa komunidad naman, pagbabatayan natin ang tradisyonal na halimbawa, magandang ibigay dito ang bayanihan, no? Kung noon sa tradisyonal na sitwasyon, ang bayanihan ay literal na paglilipat ng bahay,
mula sa isang lugar patungo sa iba pang lugar, no? At dito nagtutulong-tulong ang mga magkakapitbahay sa isang komunidad. Pero ngayon, yung konsepto natin ng bayanihan ay hindi lamang nakakulong sa literal na paglilipat ng bahay. Pwede na natin itong palawakin pa sa simpleng pag-aalok ng tulong sa ating kapwa. Halimbawa, kapag hinahagupit tayo ng bagyo, no? At ang mga nabibiktima nito ay natutulungan natin sa iba't ibang pamamaraan, no? Isa na nga dito yung modernong paraan, ang pagkakaroon ng mga donation drive, halimbawa sa social media, Facebook, Twitter, Instagram. Kahit malayo tayo sa ating kapwa na nasalanta ng bagyo, natutulungan pa rin natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay na pinansyal na tugon sa mga donation drive. Ito yung mga simpleng paraan ng bayanihan ngayon na ginagawa natin. Pinapatunayan lamang na hindi nakakasagabal ang distansya para limitahan ang ating pakikipagkapwa at pakikipag-ugnayan sa mga Pilipino. At kung pag-uusapan naman natin ang ugnayang panlabas, isa sa mga hinahangaan natin ay ang mga kapwa natin, OFW, o Overseas Filipino Workers, di ba? Kaya nga ang mga Pilipino ay talaga nga namang tumatatak sa mga banyaga pagdating sa pakikisama at pakikipagkapwa. Pansinin natin, no? Iba't ibang kultura ang pinapasok ng mga OFW mula sa iba't ibang bansa. Kaya malaking adjustment talaga ang ginagawa nila para lamang makapagtrabaho at mabuhay sa mga bansang pinupuntahan nila. Okay? Subalit, kung titignan natin sa kabilang banda, ang mabilis na pakikipag-ugnayan o ang malalim na pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino minsan ay nasasamantala ng mga ilang banyaga. Patunay dito ang mga amo na nagmamaltrato o inaabuso ang mga Pilipino o ang isa pang Pilipino na nanlalamang sa kanyang kapwa Pilipino. Sa makatuwid, ang pakikipagkapwa natin ay maaaring magdulot sa atin ng positibo o negatibong epekto. Okay? Para naman kay Enriquez, sa ibang pag-aaral niya, binigyan niya rin ng iba't iba pang level ang ating pakikipag-ugnayan bilang mga Pilipino, no? So lumabas sa kanyang pag-aaral na may 8 level ang ating pakikipag-ugnayan. At nakadepende ang level ng ating pakikipag-ugnayan sa ating relasyon sa ating kapwa. Kung gaano kalapit ang ating relasyon sa kanila. Kaya nga ang mga level na ito ay pwede nating ikategorya sa 2, outsiders at in-group. Ang outsiders ay kinabibilangan ng mga tao na hindi pa natin ganap na nakokonekta o hindi ganap ang relasyon natin sa kanila, no? So ongoing pa lang yung proseso ng pagbubuo natin ng relasyon sa kanila. Ang mga in-group naman ay yaong mga kabilang sa ating kapwa na nakabuo na tayo ng ganap na koneksyon sa kanila. Okay? So yung unang 5 level ay para sa outsiders at ang huling 3 level ay para sa in-group. So habang tumatagal, lumalalim ng lumalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Sa unang level, nandiyan ang pakikitungo, no? O sa Ingles, tinatawag na level of amenity or civility. Sa pakikitungo, dito nagsisimula ang pagbubuo natin ng koneksyon sa ating kapwa, pero sa limitadong panahon. Ang pakikisalamuha naman ay ang punto ng pagbubukas naman ng ating sarili para sa iba. Tinatawag din ito sa Ingles na level of mixing. Ang 3 level ay pakikilahok, no? Sa pakikilahok naman, may mga limitadong gawain o kilos na tayong ibinabahagi sa ating kapwa. Sa Ingles, tinatawag itong level of joining or participating. Sa level 4 naman, ito yung pakikibagay. Ito yung punto ng pakikipag-ugnayan na naghahanap tayo ng similarity sa ating kapwa. Kaya nga sa Ingles, tinatawag itong level of conforming. Ang 5 level ay pakikisama. No? Sa pakikisama naman, nagkakaroon tayo ng adjustment. No? Kung meron man tayong nakitang pagkakaiba sa ating kapwa. Kaya nga tinatawag itong level of adjusting. Dito na tayo sa mas malalim na level, no? Ang 6, nakabilang na sa in-group. Ito naman yung pakikipagpalagayang loob. Sa level na ito, bumubuo na tayo ng tiwala sa ibang tao at gumagawa na rin tayo ng paraan para pagkatiwalaan tayo ng iba. Kaya nga, nagkakaroon na ng rapport
o trust. Sa ikapitong level, ang pakikisangkot, ito yung tinatawag sa Ingles na level of getting involved, no? Sa puntong ito, nagbubuhos na tayo ng oras, panahon at atensyon sa ating kapwa upang makatulong at makapagbigay ng ugnayan sa kanila. At sa ikawalong level, ang pakikiisa. Ito yung pinakamalalim sa lahat. Tinatawag ito sa Ingles na level of fusion, oneness, and full trust. Sa level na ito, holistiko ang ating pagbabahagi sa ating sarili para sa ating kapwa. Kaya nga napag-iisa na natin ang ating sarili sa iba. Ito yung walong level na binigyan ng diin ni Virgilio Enriquez sa pag-aaral ng psikolohiyang Filipino na nag-uugat sa ating kapwa. Okay? Bilang pagpapatuloy, pag-usapan naman natin ang ikalawang naratibo, ang Filipinolohiya, para naman sa disiplina ng antropolohiya. Okay? Ang Filipinolohiya naman ay nanggaling sa konsepto ng isa sa mga pamosong propesor ng Universidad ng Pilipinas sa Departamento ng Antropolohiya. Siya ay nagngangalang si Prospero R. Covar. Si Prospero R. Covar ang nagpasimula sa paglilinang ng Filipinolohiya. Ayon sa kanya, ang konsepto ng Filipinolohiya ay maaaring nakabatay sa mamamayan at lipunang Filipino at sa wikang Filipino. Samantalang ang salitang lohiya ay galing sa salitang logos na nangangahulugang sistematikong pag-aaral. Kapag pinagsama natin ang mga konsepto at ideyang ito, makalilikha tayo ng kahulugan na ang Filipinolohiya ay disiplina ng pag-aaral sa lipunan ng Filipino o society, no? Hindi lamang ito isang tipikal na pag-aaral, ito ay malalim na pagtuklas sa katotohanan ng lipunan. Mula sa panahon ng mga katutubo kung saan nagsimula ang ating sibilisasyon, nagpatuloy sa kolonyalisasyon ng tatlong bansa at hanggang sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Binibigyang diin sa Filipinolohiya ang mga makatotohanang pangyayari na nagbigay ng daan sa kasalukuyang kamalayan ng mga Pilipino. Papasok na rin dito ang pagiging Filipino o ang psikolohiya, no? Binibigyan din ito ng pahapyaw na pag-aaral ang psikolohiya. Paano ba tayo mag-isip bilang mga Pilipino? Ano ang ating mentalidad? Kung mapapansin kasi sa kasaysayan, talaga nga namang naipunla ng mga Amerikano sa ating edukasyon ang kolonyal na pag-iisip. Kaya nga hanggang sa kasalukuyan, ayon kay Claro M. Recto, tayo ay nasa ilalim pa rin ng neo-kolonyalismo o ang pagkontrol sa kaisipan, sa ekonomiya at sa politika ng Pilipinas ng malalakas na bansa gaya ng Estados Unidos. Papasok na rin dito ang kaparaanan sa buhay natin bilang mga lahing Filipino o ang kultura natin. Kaya nga ang kultura ay patuloy na nagbabago at nakadepende ang kultura natin sa kung ano yung dominante sa ating lipunan. At pinag-aaralan natin ang mga ito, society, psychology, and culture, gamit ang wikang Filipino, ang wika na nauunawaan at sinasalita ng masa. Dahil wika ang pinaniniwala ang behikulo sa pagpapanday ng karunungan tungo sa makabayang edukasyon. Kaya nga ang pangunahing layunin ng Filipinolohiya ay makabuo ng makapilipinong teorya na naaangkop sa pag-aaral sa panloob na kalagayan ng bansa. Tanging Pilipino lamang ang makakaunawa sa Pilipinas. At ang Pilipino lang din ang makakapagbigay ng impormasyon sa kanyang kapwa Pilipino. Kaya mahalaga na maging sistematiko ang pag-aaral ng disiplinang ito sa pamamagitan ng pagbubuo ng makapilipinong teorya at dulog para sa ating lipunan. Maliban dyan, isinusulong din sa disiplina o naratibong ito ang paggamit ng wikang Filipino para sa pagganap, para sa ganap na pagkatuto ng wika at para na rin sa intelektualisasyon ng wikang pambansa. Kaya naman sa PUP, no, ino-offer nila ang Filipinolohiya bilang isang programang pang-akademiko sa kolehiyo. Kung interesante ka, maaari mong kunin ang programang ito, isang 4 na taong programang pang-akademiko na maaaring pag-aralan sa PUP. Tinawag nila itong Bachelier ng Artes sa Filipinolohiya. Tuon ng programang ito na mapag-aralan ang wika, komunikasyon, panitikan at kultura,
at pambansang kabiyasnan sa pangkalahatan ng lipunan natin gamit ang wikang Filipino. Kung nais mong kunin ang programang ito, ito yung mga posibleng trabaho na matamasa mo, no? So ito yung mga halimbawa ng trabaho o profesyon. Nariyan ang pagiging guro o profesor ng wika, mas mataas na level ng pagtuturo, no? Hindi lamang sa wika, maging sa panitikan at kultura. Maaari kang makapagturo sa senior high o sa college. Maliban sa pagtuturo, maaari ka ring maging tagasaling pampanitikan at technical. Maaari ka ring maging journalist, no? Manunulat sa pahayagang radyo, telebisyon, pelikula. Kung nais mong busugin ang iyong kaalaman sa panitikan, maaari ka ring maging makata, nobelista, kwentista, mandudula at mananaysay. Maaari ka ring maging editor sa mga pahayagan at palimbagan. Karagdagan, posible mo ring pasukin ang pagiging tagapamahala sa mga institusyong pangwika, pangkultura at pansining. Naghihintay sa iyo ang KWF. Pwede ka ring maging mananaliksik pangwika, pangkultura at pampanitikan. Maging consultant sa mga proyektong pangkultura at pangwika. O pwede mo rin pasukin ang media sa pamamagitan ng pagiging isang cultural analyst sa mga dokumentaryong pang-telebisyon at pang-pelikula. Kung mapapansin, talaga nga namang malawak ang pinapasok ng pag-aaral ng Filipinolohiya. Okay? Kaya kung ikaw ay nagnanais isulong ang makabayang edukasyon at interesante ka sa pag-aaral ng ating lipunan gamit ang wikang Filipino, maaari mong kunin ang programang ito sa paaralan o universidad ng PUP. Okay? Tapusin na natin sa ikatlong disiplina at ikatlong naratibo, ang pantayong pananaw. Okay? Ang pantayong pananaw naman ay mula sa naratibo ng isa pa sa mga profesor ng Universidad ng Pilipinas, mula sa Departamento ng Kasaysayan o History Department, nariyan si Zeus Salazar. Okay? Para kay Salazar, ang pantayong pananaw ay tugon sa kanluraning perspektiba sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas. Okay? Nakafocus naman ang pantayong pananaw sa disiplina ng kasaysayan. May mga ilang pagtatama si Ginoong Salazar sa konsepto natin ng kasaysayan. Ngayon, bigyan muna natin ng pagpapakahulugan ang mga ideyang nakapaloob sa salitang pantayong pananaw. Kung mapapansin, may tatlong mahalagang kaisipan. Ginamitan ng unlaping pan ng ibig sabihin ay para saan o sa Ingles, for. Kinokonekta kasi natin ang unlaping pan para matukoy yung gamit ng isang partikular na kasangkapan. Halimbawa, salita, panlaba, panluto, pambahay, pangalis, no? So ginagamit natin ito para matukoy ang espesipikong gamit ng isang kasangkapan o gawi. Ang salitang tayo ay plural o maramihang gamit naman ng first person o unang panauhan. Kaya nga sa Ingles, ito ay sinasali natin sa salitang us o we. At ang salitang pananaw ay nangangahulugang paraan ng pagtingin o pagkilala natin sa isang kalagayan o sitwasyon. Sa Ingles, tinatawag natin itong perspective. Sa makatuwid, ang pantayong pananaw ay pwede nating bigyan ng kahulugan sa Ingles na for us perspective. Ang binibigyang diin sa pantayong pananaw ay ang pag-aaral ng kasaysayan sa mas malawak na paraan. Binibigyang pansin dito na ang kasaysayan ay hindi lamang natatapos sa nakaraan. Ito ay isang chronological na pangyayari, nagpapatuloy sa kasalukuyan at magpapatuloy pa sa hinaharap. At ang involve o kasangkot sa kasaysayan ay hindi mga piling tao lamang, ito ay bukas sa lahat. Kung isa sa konteksto natin sa Pilipinas, ito ay bukas sa lahat ng henerasyon ng mga Pilipino. Okay? Kaya nga, Pilipino ang nasa loob ng kultura. Kaya dapat, Pilipino ang nag-aaral ng kasaysayan. At kailangan, ginagamit natin ang wikang pambansa sa pag-aaral ng kasaysayan dahil ito ang sinasalita at nauunawaan ng kabuuang sumasaklaw sa lipunan. Kaya mahalaga kay Salazar na sa pakikipagtalastasan, dapat ginagamit natin ang wikang pambansa upang mapanday
at malinang pa ang karunungang bayan. Kaya nga, tinataguyod niya ang pagkakaroon ng national discourse o talastasang bayan. Paano ba nangyayari ang mga talastasang bayan? Ito ay naitataguyod sa pamamagitan ng mga lektura, seminar, workshop na ginagamit ang wikang Filipino bilang medium sa pagtalakay. Karaniwang sinasagawa ito ng mga universidad gaya ng UP at PUP, maging ng komisyon sa wikang Filipino. Sa pamamagitan ng national discourse, nagkakaroon ng pagpapalitan ng ideya tungkol sa bayan, para sa bayan, gamit ang wikang pambansa. Okay? So nilinaw ni Ginoong Salazar na ang kasaysayan ay salaysay na may saysay sa sinasalaysayang grupo ng tao. Ito daw ang tunay na kahulugan ng kasaysayan at hindi lamang nakakulong sa nakaraan. Kung babagtasin natin ang kahulugang ito mula kay Ginoong Salazar, mapapansin na may tatlong mahalagang ideya siyang binigyan ng pansin. Bigyan natin ng focus ang salitang salaysay. Ang salaysay ay nanggagaling mismo sa taong bumubuo nito o ang tinatawag nating manunulat. So kailangan nating bigyan ng pansin ang manunulat. Saysay. Ang saysay ng kasaysayan ay nakadepende sa paksa at sa wikang ginagamit ng manunulat. So papasok dito ang wika. At syempre, ang grupo ng tao. Sino ba ang tatanggap ng impormasyon? Sino ang magbabasa? Sino ang makikinig? Kaya kailangan, tinitingnan din natin ang audience. Sa makatuwid, tatlong mahalagang konsepto ang binigyan ng pansin ni Ginoong Salazar. Ang manunulat, wika, at audience. Bagtasin natin ang panahon ng mga Espanyol. Paano ba nila pinakilala ang kasaysayan sa atin? Noong panahon kasi ng mga Kastila, ang mga manunulat ay mga Kastila. Ang focus na kanilang pagsulat ay nakatuon sa mga Pilipino. Kaya nga gumamit sila ng salitang anang wikang Espanyol. Patunay dito yung Sucesos de las Islas Filipinas, yung ginawa ng anotasyon ni Rizal, no? Halimbawa yon. At ang naging audience nila ay mga Kastila. Kaya ito ay naging pansilang pananaw dahil sila sila lang din na nagkakaintindihan. Mga Kastila lang din. Pero ang pinag-uusapan nila dito ay ang mga Pilipino. Pangalawa, may mga Kastila rin na sumulat. Gumamit ng wikang Espanyol, ang paksa pa rin ay mga Pilipino, at ang kinakausap nila bilang audience ay mga piling Pilipino. Ito yung mga elite kung tawagin, mga ilustrado, mga nakakaintindi ng Espanyol at nakakapag-aral sa ibang bansa. Ito ay isang pangkayong pananaw, no? Limitadong tao lang din kasi ang nakakaintindi. Pangatlo, sinalaysay ang kasaysayan ng mga Pilipino pero gumamit pa rin ng wikang Espanyol. At ang pinagtutungkulan nila bilang audience ay ang mga Espanyol dahil ang mga Espanyol ang kanilang tinutuligsa dahil sa hindi makatwirang pagtrato sa mga Pilipino. Patunay dito ang kilusang propaganda gaya ng kanilang pahayagan na La Solidaridad, no? So doon gumamit sila ng purong Espanyol. Pero ito ay isang pangkaming pananaw, mga Pilipino na may kakayahang umunawa at magsalita ng wikang Espanyol. Kung mapapansin, halos lahat, no, lahat talaga ay gumamit ng wikang Espanyol. Kaya naman, ang audience nila ay nasala lamang sa isang tiyak na grupo ng tao. Pagdating sa kasalukuyang henerasyon, kailangan nating buwagin ang mga pananaw na ito. Kailangan nating buuin ang pantayong pananaw na dapat ang manunulat ay Pilipino, ang wikang gagamitin ay Filipino, at ang audience dapat ay Pilipino. Para maisa konteksto natin ang salitang tayo sa pantayong pananaw. Okay? Ngayon, kung ilalagom natin ang ating talakayan para sa paksang Filipinization of social sciences, tandaan lamang na ang pagsasakonteksto o pagsasapilipino ng agham panlipunan ay lubos na kailangan natin bilang mga Pilipino. Mahalaga na dapat may kaalaman ang mga manunulat na Pilipino. Kailangan nilang mapanday ang kanilang karunungan mula sa kanilang karanasan at edukasyon. Mahalaga na gumamit ng naaangkop na wika na naiintindihan ng lahat, Filipino,
at iba pang mga lokal na wika sa Pilipinas at mahalaga na bigyan ng pansin ang audience o ang tagatanggap ng impormasyon na mga Pilipino rin dapat. Okay? Dito nabubuo ang pagsasapilipino ng agham panlipunan dahil higit nating mapapahalagahan ang ating lipunan kung meron tayong sapat na kaalaman at kamalayan tungkol dito. At dito ko nawawakasan ang ating pagtalakay para sa Aralin 2. Hangad ko na naging malinaw ang iyong kaalaman at sana'y nabuo sa iyong puso ang pagkakaroon ng makabayang edukasyon. Salamat sa iyong pakikinig.